night satellite. Minus 10. Twilight, twilight. I feel. Paano mga ulat ngayong gabi? Isisiin ang planong K-12 ng Department of Education. We are receiving the public, we are receiving the people, but after K-12, yung mga graduates natin pwede na magtrabaho. Noong Hunyo 2012 ay sinimula ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Ito ngayon ang tinatawag nating K-12. Ang bagong polisiyang ito sa edukasyon ng Pilipinas ay binigyang katuparan. Sa katotohanan, karamihan sa mga mag-aaral natin ay hindi handang pumasok sa universidad pagkatapos ng sekundarya, maging sa mundo ng pagtatrabaho. Sinubukang alamin ng mga mananaliksik ang persepsyon ng mga magulang at estudyante tungkol sa implementasyon ng K-12. Sumasang-ayon ang karamihan sa kanila at lumalabas na ito ay dahil inaasahan nila na bawat estudyanteng makakapagtapos sa senior high school ay magkakaroon ng trabaho at may pagkakataon ng mga ibang bansa. Ngunit, ano nga ba talaga ang K-12? Ang K-12 ay isang polisiyang pang-edukasyon na kung saan ang bawat Pilipinong mag-aaral ay kinakailangang pumasok sa kindergarten bago sa elementarya na may 6 na taon. Kasunod nito ay ang sekundarya na nahati sa junior high school na may 4 na taon at senior high school na may 2 taon. Sa senior high school na din pipili ng technical course ang isang estudyante na kung saan hahasain ang kanyang kakayahang pang-technical. Sa pagbabagong ito sa edukasyon ng bansa, maraming sektor ng lipunan ang naapektuhan, partikular na ang mga mag-aaral, magulang at kaguruan. Sa pag-aaral na ito ay sinubukang alamin ng mga mananaliksik ang saloobin ng ilan sa mga guro sa Piolto Primary School kaugnay sa implementasyon ng K-12 sa ating bansa at bilang higher technical vocational school. Ipinakita rin sa pag-aaral na ito kung gaano kinahalagahan ng mga guro sa eskwelang ito ang K-12 at gaano ba sila katiwala sa kanilang sarili na kaya nilang sabayan ang pagbabago. Ang Piolto Primary School ay isang Catholic school na matatagpuan sa Doña Lucia Street sa subdivision ng Doña Carmen. Ito ay pinamumunuan ni Ginang Josefina Agravante bilang unang guro. Kasama ang mga madre sa pamumuno ni Sister Mary. Ang eskwelang ito ay kayang magsilbi sa mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Ito rin ay itinuring na the only private science technical vocational school sa lungsod ng Pasco. Ano nga bang pinagkaiba ng eskwelang ito sa regular na pampribadong paaralan? Tech-book. Yung textbook, pinaprioritize nito yung mga skills ng bawat estudyante. Like the general high school, ang mga major nila ay English, Math, Science. Pero pagdating din sa textbook, ang pinapriority yung mga courses ay yung mga skills from the word technical vocational. So ano naman yung aming pagkakaiba sa ibang private school? So, sa ibang private school kasi, they offer us the general high school. Which is, sabi ko nga kanina, mga priority na lang subject ay yung mga academic. Pero di sa textbook ay pinaprioritize namin yung skills ng bawat estudyante. Another, pinagkaiba namin sa kanila with regards of the facilities. Kasi, pagdating sa mga private institutions like us, yung mga facilities ay well quality talaga and the teachers are well trained. Ang Technical Vocational Education ay isang programa ng edukasyon kung saan ang mga mag-aaral ay nahuhugog hindi lamang sa kaalamang pang-intellectual kundi pati na rin ang kanilang kakayahan
at abilidad upang ihanda ang kanilang sarili sa mundo ng pagtatrabaho. Sa pagbabago sa sistema ng edukasyon sa ating bansa, ano nga bang naging reaksyon ng ilan sa mga kaguruan ng Fiore del Carmelo School bilang sila ay isang science technical vocational school? Parang nabigla lang, nabigla na parang may kasamang yung pag-aalala kasi una syempre nagulat, pero ngayon okay lang, maganda siya. Maganda, yung 3 to 12 kasi yung 7 to 10, graduate na at saka may grade 10 na may NC. Kung titingnan natin ang reaksyon ng mga kaguruan sa Fiore del Carmelo School kaugnay na implementasyon ng K+12, makikita natin na karamihan sa kanila ay nabigla nang ipatupad ang polisiyang ito sa edukasyon ng bansa. Ngunit kalaunan ay mapapansin natin ang tila pagsang-ayon nila dahil sa benepisyong maidudulot nito. Ito ang naging reaksyon ng ilan sa mga guro ng Fiore del Carmelo School sa pagsasatupad ng K-12. Ngunit gaano nga ba nila pinapahalagahan ang pagbabagong ito sa ating edukasyon? Sa umpisa, parang, sige, wala nang sintrusi, sige, doon na lang, wala na tayong magagawa, yung government yung nag-implement. I value the change, of course, but at the same time, I have the feeling that I don't have any choice. We need to avail to this kind of change, kasi yung government na nag-implement. Karamihan naman sa mga naging kasagutan ng mga guro ng Fiore del Carmelo School kaugnay ng kanilang pagpapahalaga sa pagbabagong ito sa sistema ng ating edukasyon ay makikita natin sa impluwensya ng gobyerno sa kanila. Ipinakita dito na kaya nila sinusunod at pinahahalagahan ang K+12 ay dahil ang gobyerno ang nagpatupad nito. Sabi nga nila, wala tayong pagpipilian kundi sundin ito dahil ang gobyerno na ang nagpatupad nito. Isa pang nakakaapekto sa pagpapahalaga ng isang empleyado sa isang pagbabago ay ang mga inaasahan nilang kapalit ng pagsunod sa pagbabago. Ngunit, isa din sa mga dapat nating isaalang-alang sa pagsusuri ng kahandaan ng isang organisasyon sa pagbabago ay ang kahandaan ng mga miyembro nito. Kaugnay ang kanilang kakayahan at abilidad. Siguro masabi kong confident ako kung ako mismo yung magsabi sarili ko na kailangan kong mag-aral, mag-enroll. Kung ako yung mismo magpukurso na mag-enroll sa mga TESDA, sa mga TESDA training center. Yes! I'm confident enough. Ayon kay Bandura sa teora niyang efficacy, mahalaga ang ginagampanan ng pagtitiwala ng isang tao sa kanyang kakayahan at abilidad upang makisabay sa pagbabagong nagaganap. Ipinakita ito sa panayam sa mga guro ng Fiore del Carmelo School. Ayon nga sa sinabi ng isang guro mula sa eskwelahang ito, masasabi niyang tiwala siya sa kanyang sarili kung mag-aaral siya ng mga skills na kinakailangan niya sa pagtuturo. Habang ang isa naman ay nagsabing nagtitiwala siya sa sarili dahil alam niyang sapat ang kanyang kakayahan at abilidad para sa K+2. Mula sa mga panayam na ito ng mga mananaliksik sa mga guro ng Fiore del Carmelo School, masasabi nating malaki ang ginagampanang papel ng tiwala ng isang guro sa kanyang kakayahan at abilidad upang masabayan ng isang pagbabago. Ang pagbabago sa isang organisasyon ay nakakapagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kasapi nito. Maaaring may sumang-ayon at maaari rin namang may sumalungat dito. Matutukoy natin ang kahandaan ng isang organisasyon kaugnay ng isang pagbabago kung susuriin natin ang mga miyembro nito.
ang pagpapahalaga ng isang tao sa pagbabago at ang kanyang pagtitiwala sa sariling kakayanan ay mahalagang bagay na kinakailangan upang maisakatuparan ang tunay na pagbabago. Hindi sapat na ang mga polisiya at regulasyon lamang ang nagbabago. Ang tunay na pagbabago ay dapat na nagsisimula sa mga taong nasasakupan nito. Sa ganitong paraan lamang makakamit ang katugumpayan ng tunay na pagbabago. Systems go.